Oy, kung kayo huy mga security guard pag mainitin ang ulo, ano? Ang trabaho ng isang security guard kinakailangan pasado sa psychiatric exam or yun hong neuro exam. Lahat ho yan eh. Kasi baka may hawak lang kayong baril, pag medyo nagalit kayo, iba na ang dating. Inilapit ho sa amin. Nagkaroon daw siya ng problema sa barangay kung saan nandoon yung binabantayan niya. Eh, pinakanggang ko eh, sinitara ho siya kasi may dahilan naman ho siya doon sa mga pagbaklas ng mga tauhan ni Kapitan sa mga bagay ho na sa loob ho ng sinasabing kanyang binabantayan. Abay, sa sobrang inis niya na raw sa tauhan ni Kapitan, ay nagpaputok daw ho siya ng baril. Kaya sinibak siya sa trabaho dahil illegal discharge of firearms eh. Ngayon, umabot na rin daw sa kanyang isip. Ano kaya kung pinatay ko itong si Kapitan? Ito na, may problema. Siguro mas magandang panoorin nyo. Eto. Security ako, sir. Security guard ka. Pinag-iinitan ka sa trabaho mo. Bali, ang mainit dun sa atin, sir, yung si Kapitan dun sa barangay. Eh, wala namang kinalaman sa agency yun, ha? Meron, sir. Kayo ba'y nagkasagutan? Meron kayong away ni Kapitan? Meron, sir. Ayun. Anong pinagmulaan ng away ninyo ni Kapitan? Tungkol dun, sir, sa kwan kami ang naka-duty. Basta na lang pumasok yung kwan, yung tanod niya na pinag-backlash niya ng kwan, mga hamba, sir. Bilang gwardya, sinita ko na kailangan ipaalam mo na sa DSIS. Eh, kanina yung mga pinto hamba sa gobyerno? Opo, sir. So ngayon, sinita mo yung mga... Yung tanod. Mga tanod niya, sir. So anong ginawa ni Kapitan? Bali, umalis yung tanod niya, sir. Nagsumbong kay Kapitan. Mm-hmm. Pagbalik ni Kapitan, may sinabihan niya na ko na mas maganda pa na tanod na lahat ng gwardya dito sa mas maganda at walang manita daw, sir. Nung sinabi niya, sir, yung ganun, hindi na ako sumasagot kasi alam ko, sir, yung style niya. Anong style niya? Bali, nung pagpunta ko, sir, dito sa Manila, itinawag niya na kwan na dalawang linggo daw ako na hindi nag-duty. Pero sa totoo lang, sir, wala namang akong absent kasi nag-duty ako, nag-strike bago ako umalis. Nagpaalam pa ako, sir, sa kanya. Sino ang pinaka-head ninyo doon sa pinag-gwardya niya? Ako, sir, yung head guard dati doon. Okay, sino pa? Ngayon, eh, nagpapalit na ako, sir, sa kasi palagi akong napapagalitan dahil sa pinagagawa nga ni Kapitan. May mga nawala ba roon? Marami, sir, nawala doon pero hindi ako. Sino kumuha? Yung mga tao, sir, ni Kapitan na pinatira niyo. Bakit hindi mo na-report sa GSIS, mga katatao ni Kapitan, tinamagan mo? Nagnanakaw doon. Yung sir, kasi ako, hindi tinawag na, sir, sa GSIS, pati sa agency, eh, hindi nila ako, sir, pinaniniwalaan kasi nagwala ako doon na nagpaputok ng baril kasi yun, sir. Nagpaputok ka? Nagpaputok ko, sir, inaamin ko sa inyo. Sa palagay mo, tama ka ng paputok ng baril. Illegal discharge. Kaso yan. Yung nga, sir, yung... Kaso yan, pwede kang ipapulis. Sinabi mo, pagdating na pinag-initan ka na ng kasama mo sa trabaho mo si Kapitan. Sama-sama na yan eh. Sinyalis na yun, umalis ka bago ka mapahamak kasi isang araw baka patay ka sa lugar na kung saan dehado ka. Nagtrabaho ka para mabuhay, hindi hamat kamatayan. Pag hindi magandang pakikitungo mo sa kapwa-gwardya mo at sa Kapitan, parang mitya na lang yan. Anytime pwedeng sumabog. Ika'y masasaktan, pagamutan. Kung hindi man, pag ika'y nakasakit, hindi mo sinasadya, ika'y maupupunta sa kulungan. Pag ikaw naman ngayon ang minalas, ikaw na patay, ika'y dadiretso sa libingan. So, saan mo gusto? Pagamutan, libingan, kulungan. Gusto ko kasi umamin ka ng pagkakamali mo at yung sa mali mo matututo ka. Kasi kung may mali ka, umaamin ka na ayos mo. Pag isang taong pinagigiitan, hindi siya mali, kahit alam niya hindi siya tama, pinagigiitan, magkakaproblema siya. Pilit niya akong yung babaan ganun ngayon, natuluyan ako, sir. Kaya naglakas loob ako na lumapit sa inyo. Kung ngayon nandito ka na, maghanap ka ng ibang trabaho. Tigilan mo na yung paninisi sa iba. Move forward ka, magtrabaho ka. Maraming pwede mapasukan. Hindi ibig sabihin na wala ka na doon sa pinagbagwardyahan mo eh. Tapos ng buhay mo, kalokohan yun. Sa susunod, pag may trabaho ka, magandang pakikitungo. Alright? Oo, sir. Sige.
Marami pa ho sinabi itong si security guard na parang nakikinita niya si kapitan sa loob na ng kabaong kapag binaril niya. So kung ano yung nasa utak niya, depende kung ano yung mahirap eh. Makinig ho kayo kung kayo ho'y mga gwardyang nanonood, asawa ninyo gwardya, laging sabihin kay mister na gwardya, relax, yung baril na yan, gagamitin lamang kung nanganganib na ang buhay ninyo. Pag binunot mo yan, pinaputok mo nang wala naman, para ka lang nagpapaputok, abay, teka muna. Pero yung kuminsan iniisip, ano kayong itsura ng kapitan kapag nilagay ko sa loob ng kabaong binaril ko? Ibang usapan na yon. Kinakailangan siguro magpanyuro uli. Kasi dapat siguro sa halip na baril, eh siguro piko, pala, at saka ano, pang-araro. Yun na lang. Ibuhos ang sama ng loob sa lupa at magbungkal ng lupa, magtanim na lang. Eh kasi ho, dati talagang ang trabaho'y magsasaka, naging gwardya.